Good day, Step Bro. It's me, Red, and welcome to my vlog. So for today's video, we're going to talk about the latest helmet in the market. And gusto ko lang din i-share sa inyo yung isa sa helmet na ginagamit ko, lalo na sa mga previous ride using big bikes. And isa to sa pinag-uusapan sa market ngayon. And bakit nga ba? Alamin natin sa video na to. And syempre, gusto ko lang magpasalamat unang-una. Nabigyan tayo ng pagkakataon ni Gili Helmet Philippines para sa video na to. And at the end of the video, antayin nyo yung mechanics kasi meron tayong tatlong helmet na ipapag-giveaway sa mga viewers. So, start tayo sa unboxing nung helmet. Ito, it comes with a black box na may printed na logo ng Gili. Gili Helmet. Actually, pag pinopronounce, yung iba kasi nagtataka kung ano ba yung exact pronunciation ng brand. Sa Google kasi pag pinerge mo, yung iba, Gili, Gili, Gili. So, actually, pare-parehas naman yung tama para sa akin. Pero ang madalas na ginagamit namin is Gili or Gili. Gili, no? Gili. So, Gili. Gili talaga. And pag-usapin natin, bakit nga ba merong red, white, and green colors sa box ng Gili or sa logo niya? Kasi ang Gili helmets was originally designed by Italian artist. So, talagang ang designer niya is from Italy talaga. And kung papansin niyo, talagang kakaiba yung mga design, very unique and maporma. Pero tingnan natin kung hindi ba makakompromise yung safety natin kung ito yung gamit natin sa daan. Let's check. Let's start with the unboxing of this helmet. Honestly, nakita niyo yun sa ibang video ko. Gamit ko is yung Gloss Chameleon. Una, pala-una. Ay, no, baka angas ng chameleon. Yun yung first ever na Gili helmet ko. So, this time, ito, nakalagay dito sa labas is matte chameleon. Tingnan natin. So, what's inside the box? Ito. Sa isayin natin. Kung anong madukot ko. So, zip bag. Sabi muna natin. And then, oh, the helmet. And then, another zip bag na nakalagay yung lens. Spare lens, extra lens. Yan, then wala na. Ano ba yung nasa zip bag? So ito yung isa sa controversial na lens na napaka-tibay daw kasi pinasagasaan na sa truck. So yun, what's up guys? This is Mark the Spark Plug. Ngayon, iti-check natin yung tibay nitong clear lens ng Gili. Sabi nila matibay daw ito eh. Scratch proof tsaka hindi na babali, hindi nawawasak. Atin guys ha, ito ha. Pahugulungan ko ha. Yun o. Ayun pa isa. Back. Yeah, check natin yung nangyari. Tibay o. Buo pa rin. Ayan, ganyan katibay yung clear lens visor. Ayan, legit guys o. Tinapakan ng 160 kilo na matabang tao. Talagang hindi nasira. Baka hindi mo bigay yan, ha? Ilang kilo ka? 160. Oh. Oh, lens. Lens yan, lens ng helmet. Ano basag sa akin to, boy? Sige, basagin mo. Oh. Sige nga, tingnan natin. Ay, hindi. Ano eh, inalalayan ko eh. Sapay. Oh, sige. Last try na yan. Inalalayan ko. Ang ilan itong tigas, ha? Ganun. Sige lang, sirain mo. Oh, sige ha. Okay, ma. Sige, para clothing, represent. Ha! Bas! Putang ina. Sige. Oh, ano? Ay, walang boot ha. Mabutas ba yan? Sige. Wala boss eh, dapat nasira para may free ka dalawang helmet eh. Sige, mag-iipon na lang ako ng pang-helmet. Eh, sige. ito yan. Ito yung helmet na yan, Gili. So, mag-ganyang katibay yung lens niyan. Yung shoutout para clothing ha, para sa malupit na riding jersey. Then, ito yung... Ayan oh, kita nyo, nabe-bend siya. Honestly, mukhang mahirap na talagang sirain. Then, ang packaging niya, in fairness ha, talagang may effort. Naka-zip bag siya, and it comes with the iridium extra lens. Ayan siya. Ganda, di ba? So, ito yung spare lens niya. Ito yung isa sa controversial na lens ngayon na sobrang tibay. Matibay pa ata ito sa relasyon nyo eh. Ang dati ng jowa. And then, proceed tayo dito sa isang zip bag, which is the spoilers. Ayan, no? Parang boomerang siya. Dalawa. So, isang blue, isang black. Both are parang acrylic, plastic, na flexible, semi-tinted. So, hindi siya ganun ka-dark. Ayun, buksan na natin. Siyempre, the helmet comes with a dust bag or helmet bag na may printed logo ni Gili. Okay, let's take a look. Yon.
So, ito siya. Tanggalin natin yung sticker sa lens. Ayan, para makita niyo. Parang kailangan natin ng patungan para mas ma-highlights, di ba? Ito, buti na lang meron ditong stand. Ayan. And, ayan, patong natin. So, ano bang meron sa helmet na to? Meron siyang free na keychain. So, hindi lahat ng helmet may free na keychain. Pero this one, ayan o, talagang may effort na may rubber keychain. Sabitan ng mga susi. Comes with a manual, helmet manual. So, part siya ng helmet. Pag bumili kayo, laging merong free na keychain. And then, spoilers, kagaya na sinabi ko kanina, merong blue, and then, meron ding black. So, depende na sa inyo kung ano sa tingin nyo yung magko-complement dun sa kulay ng helmet nyo. Pero alam ko, depende to sa kulay ng helmet eh. Kagaya nung sa orange nila, orange din yung kulay. For me, mas okay itong blue. Since itong matte chameleon is may pagkakulay blue. So, kabit natin. So, ganun. Ganun lang kadaling ikabit yung spoiler. Hindi to katulad ng ibang helmet na, honestly, ako, yung mga helmet na gamit ko dati, para magkaroon siya ng spoiler, dinidikitan namin ng adhesive, yung 3M na tape. So, this one, clip type na siya, mas safe, hindi mahuhulog, and mas maporma, di ba? Ayan o. And then, proceed tayo sa pinaka-shape ng helmet. So, sa aggressiveness, 100% talagang napaka-aggressive. Makikita mo yung shape niya talagang pa-inclined, or sabi nga ni Sir Zach, pa-catching eh. Ayan. And then, it comes with dual visor. Ayan, tanggalin ko yung sticker. Sticker. And, the good thing about this, ibang-iba na yung mechanism ng dual visor compared dun sa mga helmet na nakasanayan natin. Imbis na, pabaligtad yung sungkit mo ng clip, eto, susunod siya kung saan mo siya gustong papuntahin. Pag pababa yung visor, lay mo lang pababa. Pag pataas, push mo lang pataas. Gaya nito. Ayan. So, less hassle para sa atin. And then, yung lens niya, it is already pin-lock registered. Pin-lock ready, pero take note ha, pin-lock registered under the pin-lock official website. So, makikita nyo dun yung mga helmet na naka-register kasabay ng mga ibang brands. Ito, papakita ko na lang sa inyo yung website. Ayan. Ayan yung katibayan na si Geely helmet ay talagang naka-registered under pin-lock website. So, legit na pin-lock ready and soon ilalabas na namin yung pin-lock for the helmet. Yan, lalo na ngayon pag-ulan, mas kailangan natin yung kasi anti-fog. And then, pagdating naman sa pinaka-shell niya, ABS shell with a polycarb lens. Yun yung composition niya. So, mas matibay, mas durable, and nag-undergo siya ng mga stress test. Actually, out of the box durability test. Hindi kagaya nung sa... Meron siyang factory test, meron din siyang stress test. Yung mga durability test na hindi ginagawa sa factory. So, marami nagtatanong, wala siyang ICC. Yes, kasi most of the local helmet brands, wala nang ICC. Ang gamit nila ay PS Mark under BPS or Bureau of Philippine Standards na nagre-release ng ICC stickers or PS Mark. So, eto, kung makikita nyo sa likod, nakalagay dito is Certified Product Safety. So, nag-undergo na siya ng quality check. Hindi na kailangan ng dinidikitan pa ng ICC sticker. And then, makikita nyo, dito sa likod, nakaprint din yung Geely na logo with the helmet model, yung GTS V1. And laging nandito yung kulay ng flag ng Italy, which is red, white, and green. And then, nandito rin yung sukat nung sa forehead. Depende sa rider's size para may preference kayo. And then, I-port gasket. Ano ba yung I-port gasket? Ito yung nagpe-prevent from dust and water to penetrate inside the helmet. So, may ginawa na akong test before na yung tubig pinasok sa loob pero hindi siya lumabas. Understood na from outside, hindi rin nakakapasok yung tubig papunta sa loob. So, vice versa. Yun yung pinaka-function ng I-port gasket or eyelid gasket. And then, pag nilalock mo yung kanyang visor, ayan, kung papansin ninyo, yung tunog is from rubber to plastic. Kasi ang tunog ng plastic to plastic, ganun. Pag sinara nyo yung helmet nyo at ganun yung tunog, sigurado yan, maglilik yung tubig pag binuhusan nyo. And then, napansin ko din, base gasket. Ito yung foundation ng helmet. Ito yung umahawak sa buong helmet pag nilapag nyo sa flat surface. So, ang base gasket niya is ito, rubberized. And I could say na mas fit compared dun sa ibang helmet na na-experience ko. And sa foaming, syempre, unang kita pa lang, wow na agad. Kasi ngayon ako naka-experience ng ganitong klase ng foam. Makapal siya, pero pag kinapa mo siya, malambot. So, as per Geely Helmet PH, ang foam nito is same dun sa material na ginamit sa memory pillow. Sa Thailand, yung production ng mga ganong foam. And then, ang kanyang strap ay quick release. Alam ko soon, magre-release ng double D-rings pero sa carbon version. But this one, quick release pa yung strap niya for faster unmounting. Para mas madaling isuot, mas madaling tanggalin. And then, sa chin curtain niya, mapapansin niyo yung material, hindi lang fabric mesh type yung ginamit. Gumamit din sila ng material na same dun sa inner foam or inner linings. So, makikita mo yung effort. Talagang hindi tinipid. And, matibay. Ayun, no? Hindi siya ganun kadaling ma-detach.
And then, sa crown pad, actually kung makikita nyo lang malapitan, yung crown pad niya is may mga printed din na logo and designs, same with the inner linings. And then, kung papansin nyo, yung printed na gile, maliban dito sa chin curtain, same with the crown pad and inner linings, pare-pares ng printed na logo and may parang honeycomb style. And then, sa crown pad, makikita nyo yung red, white, and green na parang tag siya dito, parang indicator siya na gile talaga yung ano, yung line, inner foam or crown pad. And then, meron siyang SOS nakalagay dito, pull. So, ito yung hihilain mo pagka, for example, na-aksidente ka. And then, kailangan mong makainga ng maluwag. So, try natin. Ito yung, pag na-aksidente ka, kailangan mong ma-prevent yung suffocation. Hihilain mo lang siya dito. Yan. So, yun yung use ng mga SOS. And then, makikita mo, once na hinila mo yon, meron siyang allocated space for intercoms. Gaya nito, itong Lexin. So, ito talaga yung pang-termo dyan eh. Meron siyang space na for the speakers sa earpiece. And then, meron din siyang, syempre, space for the mic dito sa harap, taas ng chin curtain. And sa crown pad, let's take a look. So dito sa loob, makikita mo na ibang-iba yung tela kumpara dun sa ibang helmet. So ma-feel mo yung comfort, yung para makakatulog ka sa biyahe, doon ka maaksidente. Hindi, honestly step bros, komportable sa pisngi yung ano niya, yung foam. So yes, nakukumpara mo siya sa ibang helmet, pero again, yung material na ginamit dito is memory pillow. So sobrang komportable, makakatulog. Doon siya talaga maaksidente. Mamaya ako na babalik to. And kung papansin ninyo, aside from the chin curtain, ano pa ba yung pine-prevent natin pag nasa biyahe tayo? Wind noise. So, chin curtain, one of the parts ng helmet na nagle-lessen ng wind noise para mabawasan yung pagpasok. And syempre, dapat naka-off yung mga vents. Like, ito yung ventilation nito sa mount vent or chin vent. Ito lang yung mechanism niya, up and down. Pero syempre, sa mabilisan takbo to lessen the wind noise, nakasara lang lagi. And then, top vents or side vents niya, ito, left and right, makikita nyo yung forma eh. So, nakakomplement siya dun sa shape ng helmet. Ayan o. Oh. And then, alam ko, madali lang ito eh. Pagbabaklasin. Ayun o. Oh. Ito yung pinaka-vent niya. Clip type lang siya. So, pagbabalik mo. Ayan. Ganun lang kadali pag gusto nyong pinturahan, di ba? Again, mas safe yung mga clip type na accessories or part ng helmet kaysa dun sa mga screw type na possible na bumaon sa ulo nyo pagka nag-brush kayo or talagang high side na ano, semplang. Grabe yung forma talaga nung sa likod eh, pag tingnan nyo yung view. And then sa lens naman, masasabi ko na talagang 100% fitted siya dito sa helmet. Kasi dapat, guys, per lens, meron siyang certain model lang ng shell. So this lens, lalo na yung mga gold lens and iridium lens, is 100% made for GTS V1. Pag sinabing 100% made for this model, para dito lang talaga yung lens. So, paano natin malalaman? Pag sinara nyo, dapat walang space between the lens and the helmet shell. Kasi nga, dyan pumapasok yung hangin. Or even yung tubig, pag natalamsikan kayo. So, dapat, pag sinara nyo yung lens, walang space na ultimo piso dito, hindi siya dadaan. Sa inyo na kung gaano quality ng tubig na to. Ayan o, shoutout sa Gile na purified water. Nagaling natin to kasi bago to eh. Actually, wala pa to sa market. So, ito yung helmet. Ang gagawin natin, magpupul tayo ng tubig dito. Itong nandito sa bote. So, kailangan make sure na hindi lalabas yung tubig, di ba? So, sasara natin yung lens. So, ito, papakita na natin. Ubusin natin ng tubig na yun, step bro. Ayan, purified. Malinis to. Makikita niyo yung water movement, ayan o, magalaw o. So, hindi siya pumapatak. Pag may pumatak dito, papalibawi ko to. Ayan yung tinatawag na quality pagdating sa mga detail by detail na production ng helmet. Di ba? So, quality over quantity. Again, anong brand ba to? Gile helmet. Ayan. Ah, may dalitot niyo.
Ayun, ito yung lalagay natin, yung iridium lens. Kasi mas bagay ito sa mga helmet ngayon na uso eh. Pagkakabit nyo, ayan. So pag nadiinan nyo na, ikakabit nyo na lang yung clip sa loob. Ayun. And babalik ko lang yung foam para makita nyo. Ayan. Siyempre, marami magtatanong. Magkano ba yan, Sir Red? Ang SRP nga pala ng Geely GTS V1 na monocolors ay 3,500. And then yung graphics naman, kagaya nitong mga box dito, 3,700. And para sa akin, not bad for a new brand to enter in the market. Kasi alam ko, magto-2 years na yung brand sa local market. And then, marami na rin new players na nagsilabasan. Sa helmet industry kasi, mabilis. Maraming pumapasok na brand sa local market. And dapat, choose wisely kung anong brand ba yung gagamitin nyo for your daily ride and comfort. And then, gumawa kasi kami ng durability test, which is out of the box. Pero meron talaga durability test from the factory using the Geely helmet. So ito yung durability test from the factory. And then, ito naman yung ginawa namin durability test na medyo kakaiba lang. Batok tayo? 3, 2, 1. Firing? Again, ang Geely helmet ay hindi recommended sa combat sports. Talagang ginawa lang namin yung video just to put the product into stress test. Mas advisable pa rin yung ballistics helmet pagka sasabak kayo sa gera. And then pagdating naman sa riding, kung nag-survive si Geely helmet sa ganong stress test, I mean, it could save us pagdating sa mga ganong instances, di ba? So para sa akin, good na rin si Geely as my new helmets dito sa local market. And ayun, again, syempre maraming salamat Geely Helmet Philippines sa tiwala. And meron tayong pag-giveaway para sa mga viewers natin. So tatabi ko muna to dito. Ayan, ang ganda, no? So ito na yung isa. Wow! Itong nireview ko mismo. And then ito, itong pink, para makita lang nila. Ibigay ko yung mechanics, tapusin nyo itong video. Ayan, no? Then meron pa tayong isa rito. Ayan, lahat to galing kay Boss sa Geely helmet. Ayan, puro pink, ha? And then, itong isa, yung Matte Chameleon. So, yun guys, ito yung tatlong helmet na papag-giveaway natin. And ano bang mechanics para manalo ng Geely helmet? So, madali lang. Syempre, dapat naka-subscribe kayo and follow sa page namin, sa Geely Helmet PH. And then, magbila kami yung mechanics natin. First step, ishishare nyo itong video na to sa public wall nyo. And then, itatag nyo yung tatlong nyong kaibigan dun sa post pag shinare nyo itong video na to. And then, magko-comment kayo sa video na to ng hashtag Geely Movers. And then, and next week, pipili ako ng 3 lucky winners via random comment picker. Magla-live tayo. And dun sa comment ng video na to, dun ko lahat kukunin. So again, first, share this video and tag 3 of your friends. And then, mag-comment lang kayo sa video na to ng hashtag Geely Movers. And take note guys, pagka shinare nyo sa wall nyo, dapat... dapat naka-public. Kasi pag naka-private, hindi ko makikita yun pag search ko sa random comment picker. So, make sure na naka-public and then nakatag yung tatlong kaibigan nyo. Okay? So, ganun lang kadali guys. Again, maraming salamat Geely Helmet PH para sa pag-giveaway sa ating mga step bro, step sis dyan. And then, abangan nyo step bro yung mga ride ko using this helmet soon pagka hindi na maulan. And marami pa tayong i-review na motorcycles na naka-line up. So, mag-iingat lagi sa biyahe step bro. Tag-ulan ngayon. And sana makapag-train na kami ulit. Ayun. Again, good luck sa mga magpa-participate sa giveaway na to. And yun lang, maraming salamat. Again, ingat lagi, God bless.